Good morning! Ito na yata yung pinaka-the best kong vlog. Kaya tara, sama kayo sa akin. Bago yan, samahan nyo muna akong gumayak. Isang buwan na rin mula nung una kong ginamit tong sunscreen ng eskinan ko. Alam kong sobrang dami ng sunscreen sa market. Pero sa dami din ng nasubukan ko, ito yung pinaka-maganda para sa akin. Safe siyang gamitin ng lahat. Walang white cast, magaan sa mukha, nakakapagpag-glow. At higit sa lahat, 195 pesos lang. The best din siyang partner ng makeup. Halos papasa na nga siya as primer kasi ang ganda ng lapat ng makeup sa mukha ko kapag gamit ko to. Pagkatapos ko nga mag-ayos ng face, nagbihis na ako. And this is my outfit for today. Nabili ko lang to sa thrift store. Kahit itong Oxford-inspired na shoes, vintage ang look ko ngayong araw. Actually, most of the time, retro or vintage ang favorite ko na style. Tapos sinamahan ko na rin ng Baker Boy hat and brown na backpack. Tapos gold accessories na rin. Sobrang nagustuhan ko talaga yung nabuo kong outfit ngayon. So now, ready na akong lumabas. Ito ang unang beses na may experience ko ang spring dito sa Japan. Kaya ngayon na nagsisilabasan ng mga cherry blossoms, agad na ako nagpunta sa lugar kung saan may magagandang sakura. Sobrang tagal ko talagang hinintay yung day off ko na to. Kasi alam kong kahit kayong nanonood ay mag-e-enjoy rin. Dito nga sa tren na papunta sa Gotemba, napansin ko na mas gusto ng mga taong nakatayo dito sa harap. Kasi napakaganda nga naman ang tanawin. Buti na lang din at maaliwalas yung panahon. Naamiso ko sa mga dinadaanan namin. Napakaraming puno ng mga cherry blossoms na malapit na rin mamukadkad. Nai-imagine ko tuloy yung itsura ng daan na punong-puno ng mga bulaklak. Sobrang lawak ng mga lupa na may mga puno ng sakura. Hindi pa man ako nakakarating sa destination ko. Nag-iisip na agad akong bumalik dito kapag talagang sakura season na. Gusto kong makita lahat ng yan. Alam niyo, nakakatuwa lang. Kasi bago pa ako makapunta dito sa Japan, itong-ito yung mga bagay na ini-imagine ko lang noon na gawin. Yung magtatrabaho ako dito, tapos kapag day off ko, yung mamamasyal ako. Kaya sinisikap ko talagang i-balance ang pagtatrabaho at paglilibang. Dito napapawi yung pagod ko. At syempre, yung pagka-homesick na rin. Heto nga at natatanong ko na yung pupuntahan ko. Yan mismong kulay pink na nakikita nyo sa bundok na yan. At oo, tama kayo. Lahat ng yan mga sakura. At dito yan sa Matsuda, Kanagawa. Kulang-kulang isang oras na biyahe ng tren mula sa amin. Pagbaba sa Matsuda Station, maglalakad pa ako ng 9 minutes bago makarating doon sa taas. Malayo pa man ako pero kitang-kita ko na yung dami ng mga tao. Ginaganap kasi ngayon yung Sakura Matsuri or Sakura Festival. Ito yung mga uri ng mga cherry blossoms na maagang namumulaklak at saka nagtatagal rin sila. Kaya hanggang March 12 pa tong event na to. 300 yen lang din ang entrance fee. That's around 120 pesos. At dahil nga sobrang daming tao sa mga ganitong event, kanya-kanyang paraan na naman ng pagkuha ng pictures. Nasa entrance pa lang ako, alam ko na magtatagal ako dito. Grabe, bungad pa lang, sobrang ganda na. In full bloom na yung mga sakura dito. First time kong makakita ng ganito karaming mga cherry blossoms. Hindi ko nga naitago yung feelings ko ng mga oras na yan. Napapangiti talaga ako mag-isa. At heto na nga yung sinasabi ko. Pagalingan na lang talaga to miming na maganda spot. Pero alam nyo ba yung mga tao rito? Talagang nagtsatsaga silang pumili at maghintay para lang makapagpa-picture sa magandang pwesto. Mula din dito sa taas, kitang-kita mo yung magandang view ng city. Sabayan pa nitong mga magagandang color yellow na bulaklak. Ang perfect at ang romantic. Good timing rin na maganda yung sikat ng araw. Isa pa sa pinunta ko rito ay yung roller slides. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung bakit. For now, abutin muna natin hanggang tuktok nito. Natatakpan ng mga cherry blossoms itong buong lugar. Feeling main character nga ako dyan. Kasi ako lang yata yung mag-isang namamasyal. At kahit pa weekdays ngayon, sobrang napuno ng mga tao itong place. As in, parang gusto mo magpa-picture sa bawat gilid nito sa sobrang ganda. At ito yung spot na may pinakamahabang pila ng mga nagpapa-picture. Sabi ko nga mamaya ko na lang babalikan baka sakaling kumonti yung mga tao. Pero hindi talaga nababawasan. Kaya mas magandang mag-ikot-ikot na lang ako. Marami pa naman magagandang spots. At heto na't nakarating na ako dito sa pinakataas. Ang dami ko rin nakasalubong ng mga Pinoy. Kapareho ko, alam kong nag-enjoy rin sila. Mula dito sa taas, kitang-kita mo yung kapal ng mga cherry blossoms mula sa mga nadaanan ko kanina. And ito na kayong sinasabi kong spot kanina kung saan may mahabang pila. Sobrang ganda naman kasi talaga. Mauubos yung oras ko kapag pumila rin ako. Kaya kung saan-saan na lang ako pumuesto. Basta kung saan may cherry blossoms, okay na ako dun. Naternohan ko pa pala ng kulay yung mga bulaklak. Kahit ngayong 9 months na ako dito sa Japan, kapag nakaka-experience ako ng mga moment na ganito, feeling ko na nananaginip lang ako. Hindi ko ma-explain sa inyo kung gaano kaganda, pero sana na-feel nyo dito sa mga videos ko. Hindi rin naman ganito karami mga tao ang pupunta kung hindi rin maganda. Buti nakapag-moment din ako dito sa may sky swing. Ang hirap nga lang humanap ng angulo kasi maraming tao. Ilang daan din talaga yung mga nakuha kong mga pictures dito. As in, talagang sinulit ko. Sino ba naman kasi makakapagpigil sa ganito kagandang view?
And this time, pumunta na ako dito sa pinaka-highlights ng park, itong roller slides. Napakahaba ng pila pero alam kong sulit naman yung experience. Tingnan nyo naman yung view na madadaanan. Magsaslide ka lang naman sa ganito kagandang tanawin. Habang pababa ka ng pababa ay madadaanan mo yung mga cherry blossoms mismo. Grabe yung experience na yan. Kaya syempre kahit gaano kahaba yung pila, talagang umulit pa ulit ako. Pagkatapos ko nga mag-slide, naghanap na naman ako ng mga magagandang spots para mag-picture. Dinamihan ko talaga ng dinamihan. Hindi ko nga namamalayan yung gutom ko kahit na ilang oras na akong nandito. And then nagpunta naman ako sa mga booth na nandito. Kaya lang that time, isa-isa na silang nagsasara. 4:30 na rin kasi yan ng hapon, kaya hindi na rin ako nakabili dito ng mga pagkain. So nag-ikot na lang ulit ako. Ang ganda sanang kumain dito habang kaharap mo yung magandang view ng buong city. And heto na rin yung isa ko pang hinihintay mula kanina, yung pagdating ng sunset. Para sa akin, iba pa rin talaga yung tama ng lighting kapag hapon. Tignan nyo naman, sinolo ko talaga yung pwesto na yan. Ang gandang background ng mga cherry blossoms. Kung pwede nga lang na spring na lang lahat ng season dito sa Japan, feeling ko nga ito rin yung favorite ng karamihan. Ang tagal ko rin hinihintay to. Ganito pala yung feeling na maging Sakura mula sa taas. Joke lang. And heto yung best part para sa akin, cherry blossoms plus sunset. Grabe, ang perfect ng pagmamoment ko. Kitang-kita rin mula dito yung Mount Fuji. Kaya lang nitong hapon natatakpan na siya ng mga ulap. How I wish na makita rin to ng family ko at ni Kevin. Sana sa susunod na spring madala ko rin sila dito. Kaya pag-iipunan ko talaga. Lampas alas 5 na to ng hapon. Unti-unti na rin umaalis yung mga tao. Nakatatlong oras rin pala ako dito. Heto nga at halos masolo ko na yung daan. Wala na yung kaninang kumpol-kumpol na mga tao. Sobrang na-enjoy ko yung first experience ko ng Sakura. At syempre may mga susunod pa. Susulitin ko talaga hanggat may cherry blossoms. Sana nag-enjoy kayo today. Hanggang dito na lang. Bye!